Bukod po sa 2024 Olympics, igagawin din sa Paris, France ang 2024 Summer Paralympics. Ngayong umaga, nakasalang sa Balitang Hali ang mga pambato natin dyan, ang Pinoy swimmers na sina Angel Otom at Ernie Gawilan. Magandang umaga sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Sa inyong lahat at saka sa mga nanonood din po. Unang-una, congratulations Angel at Ernie. Anong pakiramdam nyo nang malaman nyo na nag-qualify kayo sa 2024 Paris Paralympics? Sa akin po, since first time ko po ay sobrang nakakatuwa po kasi ito yung pinakapangarap po ng bawat atleta, lalo na po sa akin. And ito po yung gusto kong maabot at dito po namin maipapamalas lahat ng mga training. Ito na po talaga yun. Oo. Si Ernie naman, pangalawa mo na po, tama, Ernie, na kumatawan sa Pilipinas sa Paralympics. Anong pakiramdam na ngayon, pasok ka na naman? Sir, sobrang saya ko po kasi ito, pangatlong beses ko po na sasabak po ulit Napakalaking ano po sa akin, isang karangalan po na magrepresenta ulit ng bansa para sa itong ano, lalahok ka namin na games po. Oo, gano'n nakatindi yung training nyo ngayon pa lang para sa 2024 Paris Olympics? So, ngayon po ay nandito po ako sa Ultra, Pasig. And halos 6 months din po ang inilalaan naming training para po sa Paris Olympics, Paralympics. And yung coaches po namin, sila na din po yung, may naisip na din po sila ang mga techniques at saka iba't ibang klaseng training para sa amin dahil mas mabigat din po ang labanan dito sa Paralympics dahil dito na nga po magkakatapatan lahat ng mga atleta at saka syempre hindi po magpapatalo ang bansang Pilipinas. Kaya po kailangan sinisipag din po namin ngayon at masisipagin pa po namin ngayon. Angel at Ernie, base sa inyong mga time, anong chances natin sa Paris? Ngayon po kasi nasa rank 3 po ako sa world. Sa 50 meter backstroke. So, bale if makakapagbawas pa po ako ng time like mga 5 seconds or 6 seconds ay mas malaki po yung chance na manalo ng gold medal. No pressure, Angel. Si Ernie naman, kumusta yung time mo para sa 24 Olympics? Sir, sa ngayon sir, maganda naman po yung situation namin. Maganda po yung talagang suporta din ng Philippine Sports Commission sa amin dahil talagang ano po tumataas po yung moral po ng mga PWD athletes lalong-lalo na po sa amin dalawa ni Angel na napagbigyan na lalahok sa 2024 Paralympics po. At maganda naman po yung ano yung ranking namin ngayon. Ako naman po ay nasa top 6 sa overall ranking po at saka top 8 sa ano po sa 200 individual medley po. Yun, so may chance pa rin. At panghuli na lamang, ano ang mensahe nyo sa may kaparehong condition nyo na nag-aasam na makalaban din sa Olympics? Una po talaga sa lahat, salamat po sa mga sumusuporta. And para po sa mga atleta na katulad po namin na may kapansanan, lagi nyo pong i-include si God sa mga desisyon nyo at saka sa, lalo na sa pangarap. Dahil nga kahit anong imposible po ay kayang maging imposible through God. Yun. Ernie? Sir, unang-una po sa lahat sir, gusto ko magpasalamat sa mga suporta po sa PWD athletes ng bansa at lalong-lalo na po sa inyo ng mga media na kayo talaga yung mga dahilan kung bakit nakikita kami ng mga kababayan natin na nawala ng pag-asa na ito, lumalaban pa rin kami sa buhay kahit na may mga kapansanan at yun, tiwala lang sa kakayahan at sa Diyos at sa lalong-lalo na sa pagmamahal natin sa isa't isa sa bawat Pilipino. Yun, at training, ika nga sabi nga nila. No? Patuloy naming ibabandera, yun yung mga accomplishment para maging patuloy kang inspirasyon sa mga Pilipino. Maraming salamat at good luck sa inyong dalawa. Si Angel Otom at Ernie Gawilan.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.